Hi everyone, I am Ma'am PC at kung gusto mong matuto habang nakangiti, nandito ka sa tamang channel. Kaya subscribe na and click the notification bell to get updated to our upcoming videos. Mwah! Our topic for today will focus on society and culture. To be particular, we will discuss about ethnocentrism, xenocentrism, and cultural relativism. But before that, let me introduce to you this Filipino food na meron din sa ibang bansa. Sa Vietnam, ang tawag nila dito ay hot vịt lon. And this is no other than balut dito sa Pilipinas. So kinakain nila itong balut or hot vịt lon with a pinch of salt, katulad lang din sa atin, asin. Pero meron silang lemon juice, ground pepper, and raw rum. Yung raw rum, yan yung makikita nyo sa plate na leaves. It's just like mint leaves sa Vietnam. Well, sa Cambodia, ang tawag sa kanya ay phong sa khun, or lime. Kinakain siya with lime plus ground pepper. Yung lime, that's dayap. Dito sa Pilipinas, ang social nilang kainin yung balot nila, no? Well, meanwhile, in the Philippines, ayan, ang ating balot. Wherein, hihintayin lang natin tong si mamang magbabalot. Kung hindi lockdown ngayon, naggagagalayan sa lansangan. It's either naglalakad siya or nakabike. At sumisigaw ng balot na pagkahaba-haba. Yan. Tapos tatawagin natin siya. Habang yung ibang bansa, sobrang social nila kumain ng balut. Tayo, pagkakuha doon sa basket ni Manong, kuha ng balut. Pukpuk lang sa kung saan sa gilid. Pak, pak, pak. Yeah. Tapos, syempre, mababasag yung shell. Tatanggalin mo yung shell. Tapos, mamili ka kung salt or vinegar. Tari, haba ng hair na mimili. So, ako usually salt. Yan. Tapos, nalagay mo na salt. Tsaka mo na siya higupin. Sarap. Ako, feel na feel ko yung balut na yan. Kasi ako, favorite ko yan eh. Well, ako, favorite ko siya. Siyempre, meron din namang people here in our country na hindi siya type. So, ang impression nila sa balut, it's just like, ew, terrifying and weird. Kasi pag nakita daw yung sisiw dun sa loob ng balut, lalo na mabalahibo yung sisiw, parang nakakatakot daw kainin or nakakatakot siyang tingnan. Nandidiri sila dun sa sisiw. Anyway, kada society naman kasi napuntahan natin, iba-iba yung mindset ng tao, iba-iba yung beliefs nila. Kaya naman, yung kultura nila, or yung way of living nila, yung paraan nila ng pamumuhay, yung mga gawi, yung mga kilos nila, ay naiiba din sa isa't isa. Therefore, possible na sa isang lipunan, ang kultura na pinapractice nila ay hindi pinapractice sa isa pang lipunan. At kung maraming society yan, sabihin natin limang society, maaari na yung limang society na yan ay mayroon ding iba't ibang kultura na naiiba sa apat pa na society na kasama nila. At yan yung pag-uusapan natin ngayon. Ano ba yung mga pamamaraan para tingnan ang kultura ng iba pang lipunan? Paano ba tumingin? Paano ba appreciate ng kultura ang iba't ibang uri ng tao? Yan yung pag-uusapan natin. Since this is about society and culture, let's define what is society. So it says that this is a group of people living together in organized community while sharing their culture. Grupo ng tao sa isang komunidad or isang organized na komunidad. May iisang law na sinusunod, may customs, tradition, and values na sinusunod. So, yun yung kultura na sinshare nila sa isa't isa. Although, hindi buong populasyon sa isang community or society ay sumusunod at nagpa-practice ng culture doon sa society na yon. At least, most of the population are doing or practicing that culture. For example, sa isang barangay, nagsa-celebrate sila ng piyesta. At alam na alam mo kung may fiesta sa isang barangay kasi mayroong banderitas.
And usually meron pa yung pamusiko, meron pa yung pa-street dance, tapos may handaan sa kabahayan kahit pinangutang lang. Yan. Halimbawa, sa barangay namin, Dulong Ilog, ang fiesta namin is Pista ni Santa Lucia. So, yung fiesta namin, hindi siya sineselebrate ng katabi naming barangay. Kasi hindi naman yon yung kultura nila sa pagseselebrate ng fiesta. Hindi kasi nila patron si Saint Lucia. So, sa barangay namin, although hindi lahat ng population ay nagseselebrate ng fiesta, lalo na yung mga born-again families, dahil wala naman silang patron and saints, at least yung most of the population ay sineselebrate yung fiesta namin. Naman tayo sa pangmalakihang event, which is festival. Yung nakikita nyo sa picture, that's Ibon Ebon Festival in Candaba. Bakit siya Ibon Ebon? Yung ibon, just the usual bird na alam natin. But kaya siya special dito sa Candaba. Yung mga migratory birds kasi from the other countries, dito sila lumalapag sa Candaba Bird Sanctuary. Kaya kilala ang Candaba for migratory birds. And then yung ebon naman, it's a Kapampangan term for eggs or itlog. Kaya Ibon Ebon, Bird and Eggs Festival. And yung festival na to ay sineselebrate lang siya sa Candaba. Other places, other cities, other provinces, hindi naman nila sineselebrate yung festival na to. Kasi yung kultura namin, hindi naman siya applicable sa ibang lugar. At that's normal. Sa ibang lugar, meron silang ati-atihan, maskara, at halamanan festival, which are hindi rin naman namin sineselebrate. Kasi hindi naman yun yung culture namin. And that's normal. It's okay na yung kultura ng lugar mo hindi pinapractice sa ibang lugar. So, normal yun. Well, may tinatawag din tayong cultural universals. Ito yung kultura na sineselebrate sa buong mundo, saan man sulok ng mundo. Hindi man siya parehas ng celebration, at least yung essence sineselebrate nila saan mang sulok ng mundo. For example, birthday. Siguro naman lahat tayo nagba-birthday or alam natin yung concept ng birthday. Kahit saan ka pumunta na lugar, alam nila yung birthday at may celebration ng birthday. Although, hindi tayo pare-parehas ng way kung paano mag-celebrate ng birthday natin. The fact na nagsa-celebrate tayo ng birthday, that's the focus of cultural universals. Another example, wedding. Wedding celebration. Siguro naman kapag kinasal ka, maghahanda ka kahit ano lang. Kasi once in a lifetime event lang yan. Although, iba't iba ang wedding ceremonies na ginagawa per place, per province, per country. The fact na nagsa-celebrate tayo ng wedding, that's the focus of cultural universals. Last one, burying dead. Bakit tayo naglilibing ng patay? Una sa lahat, as respect doon sa patay. Pangalawa, pag di mo siya nilibing, mangangamoy siya. So, iba-iba tayo ng paraan kung paano maglibing ng namatay nating kamag-anak, kakilala, kaibigan. But the fact na ginagawa natin ito, that's the concern of cultural universals. Ibig sabihin, kaya nga siya universal, almost kahit saan lugar ka magpunta, ay sineselebrate or ginagawa yung ganitong event or culture. Kahit na iba-iba yung paraan kung paano siya iselebrate. And then we have orientations in viewing other cultures. Dahil nga, sa bawat lipunan or society, may iba't ibang kultura. Tingnan natin, paano ba tingnan ng isang tao ang iba't ibang kultura? Ano ba ang tawag sa paningin at pagtanggap ng isang tao sa iba't ibang kultura? So we have ethnocentrism, sinocentrism, and cultural relativism. Isa-isahin natin yan. Ethnocentrism muna tayo. It pertains to the belief that one's native culture is superior to or the most natural among other culture. Ibig sabihin, yung kultura na kinalakhan ko, nakilala ko, at original para sa akin,
Yun lang yung number one para sa akin. Hindi ako yayakap ng ibang kultura. Kung ano yung kinalakhan ko, yun lang. Yung native culture ko, yun yung superior para sa akin. Yun yung mahalaga for me. And I'll stick to it. So, from the word ethno, which means ethnicity, katutubo, kung ano yung kinalakhan mo. Then, centric, centers of all culture, yun lang yung mahalaga for you. Yun yung niyayakap mo. Yun lang yung ine-embrace mo. Kung anong kultura ng mga katutubo mo. That's ethnocentrism. Na kahit anong kultura yung ihain sa'yo, kahit gaano pa yung kaganda, tatanggapin mo pa rin yung sariling atin or sariling sa'yo. Sarili na sa'yo pa. And that's according to William Sonner, an American social scientist. Example niyan, tayong mga Filipino, nakikita niyo sa picture, may family picture. Tayong mga Pilipino, ang tawag natin sa parents natin, nanay, tatay, mama, papa, mommy, daddy, sa Kabampangan may inda, yan. And apo, tatang, yan. Tayo, may tawag tayo sa parents natin. Well, sa Western countries, ang tawag nila sa parents nila ay yung first name ng parents nila. So kung ang pangalan ng nanay mo ay Rachel, they call their mommy as Rachel. Hey Rachel, ganon. Para lang sila magkapatid. If your dad's name is Joe, you will call your dad Joe. Hey Joe, para lang kayo magkapatid sa Western countries. And one time, nag-attend ako ng seminar sa Galeria. Ang pangalan ng owner is Ashok. So, nung inorient niya kami, sabi niya, do not call me Mr. Do not call me Sir or Boss. Just call me Ashok. Kasi daw, dun sa lugar na pinanggalingan niya, Ashok lang. Wala silang way to address someone. Wala silang Miss, wala silang Mrs., wala silang Boss, wala silang Ma'am, wala silang Sir. Pero dito sa Pilipinas, big deal yun, di ba? Pero dahil kahit na nandito si Ashok sa Pilipinas, niyakap pa rin niya yung sarili niyang culture. Which is, walang boss, walang sir, walang mister. So, yung ginagawa na yun ni Ashok, that's a form of ethnocentrism rather. Kung ano mo yung kultura na kinilakan niya, yun yung niyayakap niya. And then yung pagmamano. Kahit na may foreigner na dumating sa atin, sa family natin, in-oblige siya na magmano. Kahit na hindi niya kultura yon. Kasi we're very strict pagdating dito. Especially nung before COVID. Ngayon kasi may COVID na, hindi na siya masyadong napapractice. And of course po at opo, yan. Medyo na extinct na nga to eh. Pero yung mga Filipino families na sobra yung ethnocentrism sa kanila, talagang pinapractice pa to. So ethnocentrism, kung ano yung kinilakan mo na culture, yun yung number one for you. And you will stick to it. Hindi ka tatanggap na culture ng ibang lugar. Yung kultura mo lang. You're preserving your own culture within you. Kaya naman itong mga OFW natin na nagkakaroon sila ng cultural shock or culture shock na tinatawag. This is the difficulty to adapt the new culture. Kapag nagpunta ka sa isang lugar at hindi mo alam yung kultura doon, di ba nahihirapan kang mag-adjust? At yung difficulty na yun, ang tawag doon, culture shock. Ay naku, culture shock ako. Ganito pala dito, ganito pala dyan. Halimbawa yung OFW natin, sanay siya dito sa Pilipinas, naliligo siya everyday. Pumunta siya sa bansa kung saan ang tubig ay limited. Almost desert na yung bansa na pinuntahan niya. At naliligo lang doon every 3 days. So, makikita mo, hirap na hirap siyang mag-adjust kasi nasanay siya naliligo everyday. Therefore, kapag every 3 days lang siya maligo, nahihirapan mag-adjust yung katawan niya, naiirita, hindi komportable. So, yung difficulty na yun, ang tawag doon ay culture shock. And then, halimbawa naman, yung isang transferee na estudyante, syempre, iba yung bagong kaklase mo, bagong environment. Gusto mong makisama. So, ikaw, nag-a-adapt ka sa bagong environment. Pero syempre, first few weeks, mahihirapan ka kasi ginagamay mo pa yung environment. So, those difficulties that you will encounter is called cultural shock or culture shock. Nagugulat ka sa kultura ng iba. Kaya nahihirapan ka.
Ayan, dito naman tayo kay Sinocentrism. Sinocentrism pertains to the belief that one's culture is inferior to one another. Halimbawa, ito yung kultura na kinalakhan mo. Ito yung bagong kultura. Ang gagawin mo sa kultura na kinilakhan mo, ibababa mo siya just to embrace this new culture. Usually, you are disdaining. Ibig sabihin, hindi mo binibigyan ng value or ini-embarrass, pinapahiya mo yung sarili mong kultura para lang yakapin itong bagong kultura na to. Yan. May kilala ba kayong guilty sa mga yan? Pag sinabi ko yung example, may maiisip kayong tao. At yun na nga yun. Example, people using chopstick. It's very unusual sa isang Filipino na gumamit ng chopstick na habang nandito siya sa Pilipinas. Siguro kung nasa ibang lugar siya like Korea, Japan, or China, that's normal. Pero kung nandito ka sa Pilipinas at lumaki ka na nagkakamay pag kumakain o kaya nagkukutsara kapag kumakain and then dahil nakapanood ka sa TV ng kumakain ng naka-chopstick at idol mo yon, tinapon mo lahat ng kutsara sa bahay nyo, pinalitan mo ng chopstick. That's Sinocentrism. Hindi mo binibigyan ng value yung culture na kinalakhan mo. And then ito yung ilan na post sa Twitter. Mga Filipino din naman who embarrass their own culture just to embrace another one. Sabi nung isa, when all you can see in our Spotify browse are OPM playlists, puke, puke, ew. So parang nandiri siya or nasusuka siya sa mga OPM playlists kahit na Filipino siya. Ew, Tagalog dub, English movies. I wish I had a nursing student or nursing classmate who is One Direction fan as well. But sadly, majority of them are K-pop and OPM fans. So, gusto niya One Direction fan. At nalulungkot siya kasi OPM fans yung naging classmate niya. Halos lahat ng kanang English may Tagalog din. Ew, ew. And ito yung pinaka nakakatuwa. Te, bakit kulay violet yung buhok mo? Army ka ba? Oh my gosh. Ito kasi, yung army kasi, yun daw yung kapag fan ka ng isang boy group, boy Korean group. So, ang tawag sa mga fans nila ay army. At ginawa nilang trademark or symbolism yung purple color na kapag naka-purple color ka, army ka or fan ka nung boy Korean group na yon. So, medyo guilty yung pader ko, no? Kasi purple color. Hindi naman po ako army. Yan yung nakikita ko sa Facebook na may meme. Nakalagay sa screenshot. Kapag hindi naman po kayo army at gumagamit kayo ng purple color, pwede po kayong i-report. Grabe naman, i-report agad. So, kasi ganyan nila kamahal ang mga K-pop star na nakilala nila. But not until this happened. Yan ang sikat na sikat sa Twitter ngayon. Cancel Korea. San kaya nagmukula yung cancel Korea na yan? Parang pinapenetrate nila yung Korea. Parang ayaw, huwag kayong pumasok dito sa Pilipinas o hindi namin tanggap yung culture nyo. Sabi ng mga Pilipino. And it started here. Kasi sa pagkakaalam ko, may TikTokeries na nagpost ng tattoo niya. Hanggang sa may nag-comment na Koreans at dumating na sa pang-iinsulto sa Filipino race. Sabi nung isa, poor country, non-educated people, short people, tayo daw mga Pilipino. Tinawag nila tayong pangit, ugly, at maitim. Pangit na yun? Ang ganda ko eh. Anyway, dahil dyan, mainit na mainit ngayon sa Twitter yung hashtag cancel Korea. Na parang itong mga Koreans na to, wala silang utang na loob. Na ang daming ng Filipino na pinadala nung Korean Wars para tulungan sila tapos iinsultuhin nila yung Filipino race. Ay, share ko lang naman. Anyway, again, ang pinagkaiba ng ethnocentrism at xenocentrism. Si ethnocentrism, kung ano yung culture na kinalakihan mo, yun yung niyayakap mo. And walang kahit anong culture ang pwedeng pumalit doon. Yung xenocentrism naman,
yung culture mo, binabaliwala mo just to embrace another culture. And now, let's proceed to cultural relativism. This is a practice of viewing another culture by its own context. So, tinitingnan mo yung kultura sa sarili niyang lipunan kung saan siya pinapractice, hindi sa sarili mong pananaw. Halimbawa, itong mga KMJS team na mahilig maglalagalag. Pumunta sila sa isang lugar kung saan ang mga salagubang ay minamanggahan at ginagawang pagkain. Siguro sa atin parang ang gross na, no? Parang hindi siya katanggap-tanggap na kakain tayo ng salagubang. Alam ko lang sa salagubang, lalagyan siya ng sinulid tapos pinapaikot para lumipad. Pero hindi siya kinakain. So, para ma-practice ang cultural relativism, ang KMJS team kailangan kainin nila yung minanggahang salagubang para masabi na nire-respect nila yung culture na yon, which is pagkain ng salagubang. So, mas papaliwanag pa siya with this comic. So, sabi nung isang native, try some deep-fried crickets, kamaro. They're delicious. Sabi nung foreigner, sabi niya, I'm not used to eating crickets. Can you tell me why you like them? So, ang ginagawa ng isang American traveler, sabi natin siya yung nasa kanan dyan, na inaalok ng crickets, ay tinatry niya yung exotic food kung saang lugar man siya mapunta. And that's cultural relativism. You are embracing the culture of the society where you are in. But that doesn't mean na yun na yung ia-apply mo sa buong buhay mo. So, that's for a particular time lang na nandun ka. Kaya in-embrace mo yung culture nila. That's cultural relativism. Ibig sabihin, you are not judging someone's culture. Hindi mo dinadown, hindi mo minamock, hindi mo pinagtatawanan. You are respecting, you are embracing their culture kahit bago pa yun sa'yo. But that doesn't mean na yun na yung i-apply mo sa sarili mo. Habang nandun ka lang at nagstay dun sa lugar na yun. And of course, trying the culture of the society na pinuntahan mo is not always necessary. Hindi naman siya required na itry mo din. Halimbawa, marrying two or more wives. Halimbawa sa culture nyo, it's very immoral to have more than one wife. Pero nagpunta ka sa isang lugar kung saan ang pag-aasawa ng dalawa o higit pa ay okay lang, kultura nila yon. Kaya sabi mo, ay makapag-asawa nga din dito. Dito lang naman yung asawa ko eh. Pag alis ko dito, isa na lang ulit yung asawa ko. So for the meantime na nagstay ako dito, mag-asawa ako ng isa pa ulit. So that's not moral ha. Hindi mo siya dapat i-practice. Hindi siya necessary na i-apply mo din sa sarili mo. Another is genital mutilation in African countries. Ako hindi ko papagawa yan. Lalo na kung hindi mo naman kultura, bakit mo papagalaw? And crucifixion in Pampanga during Lenten season. Imagine, Lenten season, dumalaw ka lang sa Pampanga tapos bigla kang pinako. Siyempre, hindi ka papayag. It's enough na nire-respeto mo yung kultura ng lugar na dinatnan mo. It's not necessary na i-apply mo din siya sa'yo or ipapracticein mo din siya or gagawin mo din siya. Cultural relativism is respecting someone's culture. Hindi naman ibig sabihin na nire-respeto mo, ina-apply mo na sa sarili mo. So, basta wag mo lang siyang babastusin. And that's the bottom line. Every culture needs respect. So, that's what you have to apply. Yeah. Yun lamang po at maraming salamat. Huwag kalimutang i-like at i-share ang ating video because sharing is caring. At manatili lamang na nakasubscribe dahil mamimigay tayo ng free load every month. And of course, thank you so much sponsors, sharers, and supporters. Thank you so much Lance Mendoza for editing my video. Thank you so much Inahais and students from the other schools who always support our video. Thank you so much. God bless. I love you, everyone.
Thank you.